proud to be me dahil mayabang ako sa katotohanan. Kaya patotohanan nyo yun na scammer ako. Sinong in-scam ko? Yabang ako kayo. Ito, yabang. Yabang to, ito, yabang. Oh, nakikita nyo ngayon mga kotseng yan. Oh, yung mga kotse. O, di ka? Ayan eh, kotse ng mga driver ka, oh. Oh, ipayabangan eh. Oh, yan, oh, nakikita nyo yan, mga kotse. Yan, lahat yan, kotse, oh. Yan, kotse, nakita nyo yan. Mga driver ko lang may-ari yan. No? Puro kayo, pinapainit yung ulo ko eh. Nakalaan nyo yan? Anong mga pagsasabihin nyo na? Especially that nakalagay yun sa tik-tik eh. It was posted in tik-tik. My name, my picture. That I scam with Francis Leo Marcos, the Shuttle Mabuhay Lions Club. So, parang nakakaano yun. Which is, hindi maganda. I already confirmed. I'm still the board directors of the Seattle Mabuhay Lions Club. So, don't do that. Matanda na ako. Hindi natin pwede mag-away-away dahil lumabas kayo sa inyong tunay na kulay. Dahil yung kulay, pwede kong paghalu-haluin kayo. At pag samasamahin ko kayo, dahil hindi maganda. Pag ako umuwi dyan sa Pilipinas, hindi magkasubukan tayo. Ako uuwi. Okay, sige. Pag uwi ka, ay siya. Hindi pa ka tayo magkaanuhan. Wala lang ano ha. Dahil kayo, kasi yung mga pikon, pag lumaban ng pikon, kasi yung ano, patago, anong tag doon? Traitor. That's what I call the traitor. Ganun yun, yung traitor, ang paglaban. Kaya hindi maganda. Hindi maganda yung ano, hindi maganda. Hello, Ate Myra. Ate Myra, how are you doing? Sorry, Ate Myra, masyadong madaldal ang kuya. How are you? Hello. Hello, everybody. Sorry. Medyo tinatamaan sa ano yung lolo eh. Ang mamay. Are. Kumusta kayo? Kumusta? Hindi ko na mabasa yung mga pangalan eh. Kasi ako'y dinadamay, ako'y dinadawit, papaninggari, ako'y inyong pinapasikat, ako'y gusto ko sumikat sa kabutihan, hindi sa kasamaan. I don't wanna be blamed to the wrongdoing because I'm not doing anything wrong. I babanggain ko nga kayo kung mali kayo, pero kung tama kayo, lumabas kayo. Napakasimple nun, di ba? Kung inaamin yung tama kayo at wala kayong kasalanan, edi lumabas. Oh, sabihin nyo, shut the fuck up, David. Hindi totoo yung sinasabi mo. Lumabas kayo. Para ako, sasabihin ko, patunayan muna natin kung talagang maniniwala ako. Pero kung walang patunay, tulad ng ginagawa nyo kay Francis Leo Marcos, hindi na ito kay Francis Leo Marcos eh. Hindi na ito kay Francis Leo Marcos. We are talking about David Ilagan. David Ilagan from Seattle, Washington is been involved to this drugging of the scamming. I never scam anyone into our particular place where I am from. Why would I scam for? I am just only a poor boy. I'm a poor boy living in my own simple life. The simple life I have is to live in every day and provide something to my family and eat in 3 days or sometimes twice a day. So I don't need to be rich to live happy. Pero kayo, kasi yung magpayaman, dahil malapit na naman siguro ang eleksyon, hindi ko maintindihan. Alam nyo, kung ako'y Pilipino, lalaban ako ng senador para ipakita ko sa inyo ang tama. Hindi, maging makatao. Makamasa dapat kayo, hindi kayo kakamayan yung inyong mga mamamayang Pilipino. Iboboto kayo. Kung maganda ang damit ninyo, oh, mayaman yun eh. Iboboto natin yun. Isaksakan ng yaman. Yan ang ano kasi ang ugali natin mga ano Pilipino. Hindi tayo titingin sa mayaman yung tao. Dahil tayo mga Pilipino, dyan sa Pilipinas, pag nakita nyo na yung mayaman tao at politika, ilalo nyo payayamanin dahil iboboto ninyo. They cannot force me to give if I can't. Kaya ganun. Very simple logic of law. Very simple. Kaya
Kaya naman, ako na ang kinakalaban nyo rito, mga iho. Mga iho, di puta kayo. Kinakalaban nyo na ako eh, kaya magagalit na ako. Huwag nyo akong kalabanin. Sinabi ko nga kayo, kalabaw kayo, lamok lang ako. Pero pag ang lamok ang kumagat, ibabaon ko sa inyo ang karayom ko at yung virus ko para kayo huwag na manatili dito sa mundo. Ganun lang ako. Ang pinaglalaban ko, Titi Katuwira, ang tama, hindi yung mali. Mabuhay kayo, mayayaman na nga kayo. Gusto nyo pang maniris ng maliliit. Eh ako ang tirisin ninyo para makita nyo kung sino tinitiris nyo. Ako, titirisin ko kayo. Ako, maniniris sa inyo. Kabayo ako, sisipain ko kayo. Kahit pa sino yung mga bias dyan. Eh, kung ako interviewin ninyo at ilaladlad ko lahat sa inyo. Oh, para kahit bias kayo, ilaladlad ko. Side niya, side ko. Para sa akin na lang magdadaldal. Oh, para kumita kayo. Hindi yung ano. Ako parehas eh. Hindi yung ano, hindi naman yung ginagawa niyong kawawa mga sambayang Pilipino. Ewan ko bakit nagiging, ano, meron kayong process of law. Wala akong pakailan ko. Anong process of law in the Philippines is not my jurisdiction to be aware of. Because I have nothing to do about your law. Your law is not my jurisdiction to understand about it. But what I understand, your law is a slow process. It's a very slow process of doing that case to be pertaining the hearing for this Prince Mr. Francis Leo Marcos hearing in the court. It takes so long. That's why this is pertaining about the process of the law jurisdiction of the case of Mr. Francis Leo Marcos. That's what I'm trying to understand. But like I said, I have no any jurisdiction. It's not my business to know about your law because my law is different law what I am belong. But if I'm implying English to Mr. Damian Balico Jr., English, I'm talking my language, that if I'm implying into the relevant of the case was Mr. Francis Leo Marcos is arrested, so please, there's a certain time of arraignment that for him to be heard in the court, and I don't know why is that happening. Kaya ano, alam nyo, kawawa, mga nakakasuhan dyan, lalo, yung pala, mayaman, hindi lang patatagalin. Alam mo yan, kung nakasuhan lang dyan yung tricycle driver, aba, ay hindi, ay, alam ko sa inyo, kung tricycle driver lang ang nakasuhan dyan, yung nasa NBI, tricycle driver, ay sus ko po. Papuputol ko, liko, kung umabot ng 2 linggo sa NBI ang isang tricycle driver, ano, sinong umaagree dyan? Di ba? Pag isang tricycle driver lang, dinala sa NBI, palagay ko, kinabukasan, nasa isang kulungan na. Di ba? Oh, ay dahil si, ano, naging famous si Mr. Francis Leo Marcos. Oh, di ba? Oh, bakit? Kung isang tricycle driver lang, isang tricycle driver, nagganon. Oh, yun lang. Very simple. Napakasimple nun. Pag isang tricycle driver lang ang hinuli, nalagay sa NBI, palagay ko, pinakamatagal niyan, kalahating araw, isang araw, nakalipat na eh. Pero mo yun, May 19 pa yan si Mr. Francis Leo Marcos. Ito, sasabihin ko uli, hindi ko na pinakikialaman yan. Hindi ko na pinakikialaman si Mr. Francis Leo Marcos, but I'm just talking about for my name. Don't drag my name because I'm talking to you my language. What is the law here in America to be against you? Yeah, my goodness, please. Kung babanatan niyo ako into the right way. Sabi ko nga sa inyo, mayabang ako, mas mayabang ako sa inyo dahil ang yabang ko ay katotohanan. Yeah, kahit sino ka, kahit senador ka, dahil kilala ko mo yung presidente, mabait. Kaya wala akong masasabing ganon. Kaya, pero ikaw, kahit senador ka, kung nasa likuran ka nito, wala akong pakialam. Kaya, ang gaganda ng kotse nyo, mga senador dyan, governor, congressman, kahit nga barangay tanot, ang ganda ng kotse eh. Anong klaseng ano yan? Buti pa din eh. Alam nyo yung ibang, yung, alam mo yung mayor din eh. Abay, nagdadrive lang ng isang pickup. Abay, napakamura. Oh, eh sa inyo, parang hindi na kayo madapuan ng langaw eh. Komo senador kayo, komo governor kayo, komo mayor kayo, hindi na kayo madapuan ng langaw.
Ang hinahangaan ko lang mayor dyan sa Pilipinas, iilan-ilan. Ang hinahangaan kong mayor sa Nueva Ecija, si, anong pangalan noon, si Emin Pascual. Napakabait noon, saka si sumisikat na mayor sa Maynila, si Isko Moreno. Sila yung nakikita kung may kabutihan puso sa kanilang kinasasakupan. Di ba? Sila yung nakikitahan ko ng napakagandang pagsisilbi sa kanilang nasasakupan bilang isang mayor, bilang isang opisyales ng gobyerno. Sabi ko nga sa inyo, I will not be interfere anything about the law in the Philippines. It's not my jurisdiction and it's not my problem. It's not my business to be with. But now, when someone dragging my name into this particular case that is like accusing me to be the become the scammer with someone attaching my name, that is below the belt. Mr. Damian Balico Jr., this is English, that is below the belt. Mahilig ka mag-below the belt eh. Alam kong below the belt. Mr. Damian Balico Jr., tsaka ikaw, Yulin Marcos, mahilig kayo mag-below the belt. Kailan mahilig kayo, mga bakla kayo. Mga bakla kayo, sigurado kasi nananampal yung isa. Nananampal si Damian Balico Jr., nananampal ng babae. Ay kabaklaan yun. Tapos yung isa, nagsusuot ng panty ng babae. Eh, anong tawag doon? Tapos yung si Yan Gasa, na may ganito, eh kasi, hindi mo pwedeng akasuhan ng iyong kaibigan na nan-rape na wala namang kasaysayan. Kaya ano, kasi mahilig kayong below the belt eh. Kasi hindi nyo ba alam nakalagay sa below the belt? Yung below the belt sa lalaki, that is your dick. Sa babae, that's your pussy. Yun lang, I'm very simple, I'm very straightforward. Kasi nagbe-below the belt kayo eh. So ako, I'm always for everything. From head to foot. Ganun ako. It's very straightforward ako. Kaya wala akong pinagmamalaki. Ako'y nag-iisa. Nag-iisa ako. Maliit na tao lang ako. Maliit lang ako. I am just like this to you. I have nothing to be proud of. I'm only like this. Kayo, napakalaki ninyo. Laki nyo, mga dambuhala kayo eh. Dambuhala kayo. Dambuhala kayo. Ako'y maliit lang. Maliit lang ako. Pero ilagay natin sa tamang pamamaraan para hindi kayo makastigo na isang maliit na tao. Ipakita ninyo yung tama. Eh, lumabas kayo. Eh, kakastiguhin ko pa rin kayo kung kayo lalabas. Dahil tama lang yung isagot ninyo. Dahil ako, wala akong... Hindi nga ako nagpapangalan ng mga kung sino man mga opisyalis ng gobyerno na sa likuran ninyo. Abay, ayaw kong pangalanan. Dahil kayo lumabas. Siguro paglabas nyo, di pag lumabas ka, di at least you feel guilty. Someone, kung hindi ka lalabas, siyempre, wala kang konsensya. Ganun lang yun eh. Pero dinadamay nyo ako eh. Biro nyo to, don't drag my name. My name is David Dilagan. It's a simple name with good reputation. I haven't done any crime in my life. Believe me. Believe me, I will not speak into the front of you guys if I have done something wrong against the law. You know? If I have done something against the law, I have to face it and go deal with it. That's the only way. But into this particular that you are accusing me into the point like, hey, that's a big, sampal sa mga mukha ninyo kayo. Kaya kayo, huwag niyo ako idamay dahil ako, wala kayong dapat idamay. Kaya sabi ko nga sa inyo, whoever the top 10 nuts of a law school there, lalabanan ko kayo, wala akong pakialam. Bakit? Ilalaban ko yung karapatang batas na tamang batas. Di ba? Wala akong pakialam. Kahit ako'y top nuts whatsoever, kahit ako'y maliit, kung ako'y nasa karapatan, ipaglalaban ko. Kaya ulitin ko pa naman. Kasi yan. Alam mo,